Kita speaker sa binangonan ngayon. Maghapon po dapat ako. Hindi ko alam kung paano nangyari. Talagang wala sa loob ko na ako pala naka-appointment kay Pastor Odell. Buti na lang at tinanong mo, but Odell, kamusta yung pinapagawa niyo? Pastor Nino, ako po, pinagdilinis para po doon sa aming guest speaker na taga Laguna. Kasi kasi yung taga Laguna. Hindi ikaw? Ah! Ang bihira pala ano. Nawala po sa loob ko. Alright, tapos yung pinabago sa book of 2 Kings chapter 8. Aklat po ng ikalawang hari, kapitulo 4. 2 Kings chapter 4, sorry. 2 Kings chapter 4. At yung ating mga seniors narito rin, si Mother Nanay Rosa at Tatay Lando. Sila po yung nakalabas na, nakawala na sila. Sa Lord. Kapiling natin kung sila ngayon. Sa lumbang, may sanay nakinig po sila. Sa lumbang naman, yung mga baby dinadala na sa church. Oo, huwag muna. Baka tayo mapasara naman yan. Okay, ganun po yung ating mga miyembro. Amen? Mahirap mong mapigilan, ha? Kaya lang talaga dapat mong paalalahanan, no? At baka tayo mapasama naman tayo, di ba? Isa pa na tayo yung sumusunod sa batas. Amen? 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 Sumusunod sa batas, huwag labas ng labas. Alright, 2 Kings chapter 4, 2 Kings chapter 4, now, verse number 1, 2 Kings chapter 4, 2 Kings chapter 4, now, verse number 8, 2 Kings chapter 4 and number 8. At kung nariyan po tayo, ay sabay-sabay po natin babasahin, no? Ikalawang hari, kapitulo 4 at talatang 8. Nandiyan po kayo? Now ready? Basa. And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned in either to eat bread. Ayos ko pong kuwita niyo sa verse number 8, yung salitang a great woman. A great woman. Ha? Na itong babaeng ito ay tinawag ng Diyos na dakilang babae. Ha? Now, sa mundong ito, ay mayroon tinatawag ng mga great boxer. Ang definition nila ay sapagkat maraming natalo ay dakila siya ang buksingero. Mayroon tinatawag ng mga great composer sapagkat magaling siya mga awit at marami siya mga na-compose na awit at inawit ng kung sino-sino mga singer. Mayroon din tinatawag sa mundo dito na great soldiers, naglingkod at naghandog ng buhay para po sa bayan. Tinawag silang dakila sa dahil po sa kanilang accomplishment. Amen? Amen? Na remarkable sa mata ng tao. Kung sa ating mga Kristiyano, natutuhan natin, the word great means wonderful, di ba? Amen? Kamangha-mangha. Ano pa? Incomparable. Walang katulad. Ha? Walang katulad. Ano? Now, tayo,
as a Christian, naniniwala ako na mahalaga din na, at hindi masama, no, na tayo may magkakahangarin na makagawa tayo ng dakilang bagay para sa Panginoon. Amen? And I believe na kung wala kang ganyang desire sa puso mo, may problema sa iyo. Amen? Amen? We should decide to make an important contribution, di po ba? Amen? Sa gawain ng Panginoon. Nakana, kung sakali man, ikay, wala lagi po, ay naalaala ka pa sapagat may nagawa kang dakilang bagay para sa Diyos. Amen, isa? Are you with me? Sapagat kung yung mga, kung sa mundo ito, ay, naghahangad sila ng kadakila, hindi mahal, hindi masama, naman na tayo yung maghangad din, ha? Makagawa tayo ng dakilang bagay, di po ba? Na para sa Diyos. Nawala ka na rito, pero napag-uusapan ka sa magandang araan. Iba na ni? Amen? At kapibigay ko pa ng hamon, inspiration sa iba para gawin din nila ano man nagawa mo na para sa Panginoon. Amen? Now, isa pang bagay kung bakit hindi masama na maghangad ka, di ba? Na makapagkaroon ng desire to make an important contribution or great things sa Lord ay sapagkat pwede naman talaga. Maaari. Amen? Magagawa mo. Sapagkat itong babang ito sa Shunem ay isang halimbawa po siya ng isang tao na naging dakila sa paningin ng Diyos. Now, let me remind you. Alright? Sa mundong ito, sabi ko kanina, meron silang tinatawag ng mga great na tao. Base po sa kanilang definition. Now, tayo mabaga ay ibig kong makita po ninyo ano ho, yung definition ng great para sa Diyos. At itong babang ito ay halimbawa po sa atin na kung anong ibig sabihin ng dakila sa paningin ng Diyos. Kulad po ni Badyo, balikan niyo po yung verse number 8 at ibig kong makita po ninyo ho, na Diyos ang nagsabi. Diyos ang nagsabi at Diyos ang siya tumawa na itong babang ito ay what? Ano daw itong babang ito? Yes, a great woman. Now, ating pag-usapan, what made her so great? Bakit siya tinawag ng Diyos na dakilang babae? Okay, yun ang ating title, there was a great woman. There was a great woman. Panginoon, salamat po sa umaging ito. Salamat po ng mga anak mo ay nakaparito ngayon. Wala silang problema. Wala silang karamdaman. Malakas ang kanilang mga pangangatawan. Pinagpapala mo sila. At ngayong umaga, Panginoon, I pray na ako at ang mensaheng ihatid ko ay maging bahagi din, Lord, ng pagpala mo sa bawat isa. Kadalain ko, Panginoon, gamitin mo po akong muli. Bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng apoy sa aking puso. Bigyan mo ako ng tinig na aking pong kailangan upang i-deliver ko ang mensahe mo para po sa iyong mga tao. Iling ingatan, pagpalain ang mga manggagawang nasa lumban ngayon at ang mga anak mo, ang mga membong naroon. Inihini ko ang magkakala mo ito at ang masama gana mong biyaya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, what made her so great? And why God called her a great woman? Now, in verse number 1, pansinin niyo po, itong si Propeta Elijah, na tao ng Diyos ay mayroong pangangailangan. Ano yung kanyang pangangailangan? Kailangan niya ng pagkain. Nakatali po? Nakatali niyo? Kailangan niya ng pagkain. No. At itong babaeng ito, nagtagaroon sa lugar na pinupuntahan ni Elijah ay mayroong kakayahan siya. Mayroon siya kakayahan magluto, maghanda ng lugar na doon kakain itong tao ng Diyos. Alright? At mismo itong baba
bangko ang nagluto at naghain at naghandog sa kanya. Alright? Sino mo ang inyong mga kanino? Bakit siya tinawag ng Diyos na great woman? Number one, because she was serving. She was what? Alright. At ang kanyang pinili na paglingkuran ay walang iba kundi man of God. Maliwanag naman, di ba? Iba namin? Na oo, sila siya. Sabi pang kanilang tao, no. Si propeta ng Diyos. Amen? At itong tao ito, itong babae ito, pinili niya to serve the man of God. Yes, she was serving. Alright? She was serving. Ha? Ayun mo ka din. No, yes, she chose to use her ability to meet the need. Ha? May kailangan, may pangailangan yung man of God. Ha? Okay? At itong babae ito ay meron siyang kakayahang magluto at maghanda. Ha? Now, pwede itong gawin ng iba. Para doon sa propeta. Ha? Alright? At pasunin niyo po, hindi lamang siya basta nagluto, kundi talagang inanyayahan niya yung propeta na kumain doon sa kanyang bahay. Siya yung nag-offer. Pasunin niyo po, and natin naman, no? Kung hindi niya po ito gagawin, kung hindi niya ipagluluto yung propeta, hindi niya po papakainin, naniniwala ko, may ibang gagawa nito para kay Elijah. Amen? Sapagat kayang mag-provide ng Diyos ng ibang tao kung aayawin niya. Hindi po ba? Ha? Pero ito ba ito, no? Okay? She was not content to let someone to do it. Sapagat kaya niyang gawin. Hindi ba? Ha? Hindi kaya niyang gawin. Alright? Ha? At hindi siya makapaghintay na iba ang gagawa. Nakita niya, opportunity ito. Kaya kaagad, kaya nagluto siya, inibitahan niya yung propeta ng Diyos at kanyang pinakain. Now, dahil tinawag siya ng Diyos na what? Great woman. You see? Okay, bakit? Sapagat siya po yung naglingkod. Alright? Siya po yung naglingkod. Now, listen. Na hindi natin alam kung masarap siya magluto. Hindi natin alam kung nagustuhan ng propeta yung kanyang tinuto. Ang alam na natin, this woman had an ability and the man of God had a need. Alright? Para ulit, dito makikita niyo rin, no? Na anumang may kakayahan ka na pwede mong magamit para sa Lord, hindi mo dapat itago o sarilinin. Iba alam eh? Amen? Kung may pangailangan sa ministry at may magagawa ka, bakit hindi mo gawin? Ah, bakit mo itatago? Alright? Dahil kung iniisip talaga na hindi na tayo magtatagal, ano mong oras pwede dumating ang Panginoon? Ayaw alam eh? At kung may magagawa ko rin lang, gawin mo na. Kung may talento ko rin lang, huwag mo nang itago. Gamitin mo na. Amen? Amen, Kesa? Yes, he did not keep her ability. Ha? At hindi siya hindi niya hinintay na humingi yung propeta o pilitin siya. Bukos, may siya po'y lumapit at siya'y nag-ano. Ha? Hindi siya po'y nag-ano. Alright? Pero yun, tignan, hindi lang po siya basta nag-ano. Basta ninyo po, verse number 8. Number 8, ha? And it fell on a day that Elisha passed to Shunem. There was a great woman, and she what? Pakilakas. Pakilakas. She what? She constrained him. Hindi lamang sa dagalo, kundi what? Ano sa dagalo yung constrained? Pinilit niya yung propeta. Nakita niyo po? Anong ginawa niya? Pinilit niya. She constrained. Alright? Ah, she constrained. No? Yes. Okay? Siya po'y naglingkod, ano? At kanyang ipinilit yung kanyang paglilingkod. But the word constraint means pamimili na mahirap mong tanggihan. Nakikinig niyo sa akin? Ha? Mahirap mong tanggihan. Ito pinagpapakita, nasi ko ba, ito pinagpapakita
na yung kanyang pagha, yung kanyang alok, ha, was not an empty offer. Ha? Yung kanyang pag-alok, ano, ay was of a great importance para po sa kanya. Ha? Alright? Para sa kanya, ano, mahalaga ito. Ano, at para po sa kanya, it was an honor to have, ha? Okay, to have, ano, para sa kanya, to have a man of God in their home. Tapos hindi po, siyempre, buhay ko si Elijah, o si Elijah, nakakahiya naman yung mga, halika, halika, brother, kain ka. Di ba tayong Pilipino ko naman, kain ka. Anong sagot mo? Oh, salamat na lang. Pero kung pipiliin, pero para sa isa yun, pilitin mo ako, papasok, kakain ako. O, di ba? Eh, may kisa? O baka wala kang pera, magsabi ka lang. Bakit ako magsasabi? Iabot mo, kukunin ko. Are you with me? Oh, okay. Iabot mo. Kung gusto mo, kung gusto iabot, isigit mo sa bulsa ko. Nakalagay din. Ito yung takbo ng pangyayari. Tinamag na dakila yung bayan sapagkat hindi lamang siya basta nagpakagunit, pinilit niya yung propeta ng Diyos. Okay? Okay. Umasok ka! Kumain ka! Alright? Huwag mong tanggihan yung ano ko. Yes. She was serving and insisted it para tugon sa mama. Talala ko yung testimony ng isang pastor. Sabi niya, yung kanyang tatay kasi na pastor din. Sabi niya, bata pa ako maliit. Nakita ko talaga. It was an honor para sa aming tatay na magkaroon kami ng mga bisita ng pastor sa aming bahay. Madalas may mga bisita kami at bata pa ako. Matagal pa lang, no? Yung mga pastor din yung datan, yung mga nakakabayo sa kanila. Ang trabaho ko, salubungin yung pastor, kunin yung kabayo, itali ko, at habang nagkukwentuhan sila ng aking ama, yung kanyang kabayo ay sinusuklayan ko, pinakakain ko. At nakikinig ako ng mga kwentuhan sa kanila. Hindi ko kayang kalimutan yun. And I really believe, ito yung isang tira kung bakit ako tinawag ng Panginoon. At itong mga pastor na doon, na naging bisita lang, ay may naging napakalaking contribution sa buhay ko. Alright? Para sa kanya, isang karangalan. Okay? Yes. Kaya, what made her so great? Number one, she was serving. Sa pinaglingkod, at ipinilit niya yung kanyang paglilingkod. Alright? At hindi at siya nag-alok, at hindi basta nag-alok, kundi ipinilit niya yung kanyang inaalok. Alright? Pangalawang bagay, notice verse number 9. Kaya lahat, and she said unto her husband, behold, now I perceive that this is an holy man of God. Which what? Ha? Na madalas dumadaan sa ating tapat. Nang tama siya. Na si Elijah ay hindi lang basta tao, hindi what? Siya ito'y tao ng Diyos. Okay? Pati hindi lang basta tao ng Diyos. Kung hindi, sabi, anong klaseng tao si Elijah? Holy. And then what? Holy? Man of God. Pangalawang bagay. Bakit siya tinawag ng Diyos na dakila? Una, naglingkod at ipinilit yung paglingkod. Nene, ipinagluto niya, pinakain niya yung man of God. Pangalawa, she was spiritual. Okay? She was a spiritual. Okay? A spiritual believer. Ha? Alright? Bilang spiritual, meron siyang discernment. Tama yung kanyang pakiramdam. Amen? Tama yung kanyang pangalan. Nararamdaman ko na itong taong ito na madalas dumadaan sa ating tapat. Ha? Hindi lamang siya basta tao, hindi. Siya, holy, man of God! Tama siya. Alright? Yes,
because she was a spiritual believer. Alright? May mga tao na hindi sinasabi ko ulit. Pero kung may mga tao na naku, si pastor, tapos nagtatago sila. May mga tao na ganun. Naku, pastor, si pastor. Naku, baka sa at baka pumasok. Naku, lakas pa nang kumain yan. Malakas sa ulam yan. Kaya marang ganun. Bakit ito hindi? Okay, kasi ngunit ha, laging tumataan si Elisha sa kanyang tapat. Sabi niya, okay, nararamdaman ko. Siya'y holy man of God. Alright? Ha? Ngunit nakikita niya. No? At itong tapong ito sa verse number 8 to number 1, makikita po niya, no? Okay? Hindi lamang siya sumilip at tinignan itong si Elisha, kundi lumabas pa siya. At sabi, holy man of God, halika, pumasok ka sa aming bahay. Alright? And then, ipinagtutoy niya at pinakain niya. Alright? Yes, meron siyang heart for God. And a heart for God provoke her to good works. Alright? Ay, balik, kung titignan mo buti, no, makikita niyo na yung kanyang ginawa na-catch up yung attention ng Diyos. Kaya hindi maliit na bagay sa kanya yung kanyang inugali at yung kanyang pinakita sa lingkod ng Panginoon. Nakita ng Diyos. Yung kanyang paglingkod. Nakita ng Diyos yung kanyang pagpilit magawa na yung dapat niyang gawin sa mga gagawa ng Lord. At nakita yung kanyang spiritual, yung kanyang spirituality na tama, yung kanyang discernment na itong isila siya ay man of God. Alright? Meron siyang, meron siyang Christian discernment po sa atin. And Christian discernment is seeing things as God sees them. Christian discernment is seeing things as God sees them. Meron siyang kailangan ng passion. Okay, Christian? Ikaw ba ang mga, do you have that kind of passion sa puso mo? Okay, meron ka bang ganyang passion? Okay, kasigasigan para sa gawain ng para sa gawain ng Diyos? Meron ka bang, ito na, heart for God? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig talaga at tagapahalaga sa gawain ng Panginoon? Huwag natin po kakalimutan, in Romans 5, Christ died for us. Amen? Amen? Siya namatay para sa atin. At huwag din natin nakalimutan, Christ loved the church and gave himself for it. Kaya marapat lamang talaga, no? Na kung meron kang pag-ibig sa Diyos, iibigin mo yung gawain ng Diyos. At iibigin mo yung mga manggagawa ng Diyos. At papahalagahan mo yung mga tao na dilingkod sa ating Panginoon. No, hindi lang ako, yung mga dilingkod na yan. Huwag natin nakalimutan, itong tao ito, tinawag na great woman. Alright? Bakit siya pagkat siya ay naglingkod? Ano ba? At pangalawa, kinilala niya yung tao ng Diyos. Number three, what made her so great? Why God called her a great woman? Verse number 10. Let us make a little chamber. I pray thee on the wall, and let us set for him there a bed. Then what? Table, a stool, and candlestick. And it shall be when he cometh to us, that he shall turn in hither. Tignan niyo mabuti-buti nga. Una, sabi niya, una, inimbitahan niya na kumain sa kanyang bahay. Pinagluto niya.
And then, pinilit niya. Ngayon naman, kinuusap niya yung kanyang asawa. Ano sabi niya doon sa kanyang mister? Mister, nararamdaman ko na yung taong niya na laging dumadaan sa tapat natin ay Holy Man of God. Ha? Mister, ipaggawa natin siya ng kwarto dito sa ating bahay. Nakita niyo? Para pag dumaan siya dito, makatuloy siya at makapagpahinga siya dito sa atin. Nakikita niyo ba ang ulit? Ha? Amen? So, pangatlong bagay. Bakit tinawag ng Diyos na great? Ang pangatlo, she was sincere. Alright, she was sincere. Genuine. Totoo siya. Alright? Her heart for God caused her to look for some opportunities and to do more. Maaari sabihin ng kanyang asawa, ay, tama na yan. Ha? Okay? Naipagluto muna siya. Napakain muna siya. Tama na yan. Pero lupa nito, hindi siya nagkasya. Hindi siya nasihan na misa niyang napakain yung tao ng Diyos. Bagkus nag-isip pa siya, ano pa ang aking magagawa para sa gawain ng Panginoon? Alisin ko siya? Amen? Ano pa ang magagawa ko? Ano pa ang kayo kong gawin? Ano pa ang maihandog ko? Ano pa ang magpagkakalo ko para sa gawain ng Panginoon? May mga gawain ng Diyos na nagdaraho, kinakapos. Ang iba na namamatay pa yung gawain ng Lord. Isang ganila, sapagat may mga miyembro sila na nag-ikod kaso very limited. Oh, tama na yan. Nagawa ko na yan. Nakakalimutan nila, ang Diyos hindi limited kung magpala sa atin. Amen? Huwag natin sukatin yung mga nagawa natin. Ano man nagawa mo noon, history na lang yun. Di ba alam eh? Wala nang halaga yun. Tapos na yun. Ang mahalaga is what? Ano pa ang magagawa ko ngayon at sa mga susunod na araw para sa ating Panginoon? Amen? Tinawag siya ng Diyos dati sapagat meron siyang sincere na puso. Totoo siya sa Panginoon. Amen? Amen siya? Huwag ating bilangin ng mga nagawa natin. Huwag ating bilangin ng mga may contribution natin. Sapagat ang ating Diyos hindi nanunumbat at hindi binibilang ako anuman ang naibigay na sa atin. Amen? She was sincere. Alright? Can you imagine? Naipagluto na niya? Ha? Misa nang pumasok, pero gusto pa niya, di ba, to do more. Amen? Ano pa kaya magagawa ko? Ano pa kaya ibibigay ko? Amen? Hindi ba maganda ugali ko? Any question? Yes, she wanted to do more. To serve more. Alright? Minsan din ang pastor, nahihiyari sa miyembro kapag nakapag-urus na, pag nakatawag na. Minsan magdadalawis na, kahiyaan na. Ha? Kasi nagawa na niyo ito. Kasi natawag ko na sa rito. Baka sabihin niya, ako na naman bagagawa. Ha? Pero ang totoo, mahalaga sa ating mga Kristiyano, na huwag tayong magkaroon ng ganitong kaisipan. Amen? Kung madalas lang tayo matawag, ito yung isang oportunidad. Hindi obligasyon, kundi opportunity. Amen? To do more for God. Amen? Kasi alam niyo, ang totoo naman talaga, di ba? Nakita ko, isang pagkakamali, na para yung miyembro mo ay magtapat, laging sisimba, ay bigyan mo ng ministry. No, mali yun eh. Ang ministry ay reward sa katapatan. Hindi ito isang bagay para maitali mo siya sa church.
sapagkat kung hindi siya magtatapat, kahit igapos mo yan, kakawala, iyakalis yan. Amen? Amen? At mahalaga, kung meron mong ginagawa, tapat ka, eh, wala ka, pagtapat ka sa Diyos, mas maraming ipagagawa ang Diyos sa iyo. Amen, Giselle? Pero ang tango na pasin po, hindi mo siya malilimitahan. Iniisip pa niya, ano pa ang magagawa ko? Amen? She was what? She was what? Sincere. Amen? Tapat na puso. Diba? Kaya can you imagine? Ha? Diyos mismo ang tumawag sa kanya. Amen? Hindi siya, ilan siya nagsabing dakila siya. Hindi rin si Jehasek na serbang dila siya. Sino nagsabing dakila siya? God! Di ba rin? Ha? At mismo, nirecord pa sa Bible. Para lagi mong para lagi nagbabasa. There was a great woman. Amen? Bakit siya dakila? Siya ba'y composer? Siya ba'y soldier? Siya ba'y fighter? No! Ordinaryong ina ng tahanan. No! How come na naging dakila siya? Diyos ang nagsabing dakila siya. Bakit? Anong nagawa niya? Napalaban ba siya? Nakapag-compose ba siya? Alam mo ito! Bakit siya naging dakila? Si sir, naglingkod siya sa barangay. Amen? Anong pangalawang ginawa niya? Si Joshua? Spiritual. Kinilala niya yung man of God. Amen? Amen? At para sa kanya, it's an honor. Diba? It's an honor na yung man of God pumasok, kumain sa aming bahay. Anong pangalawa, bakit tinawag siya ng great? Si Joshua? Sincere. Hindi yung kanyang ugali, hindi pakunwari. Manakala niyo ba? Hindi pakunwari. Amen? Yung kanyang ginawa para kay Elijah, sa hindi pabalag bunga, totoo. Amen? Pinagpili ka niya yung kanyang sarili. Hindi ako papayag na hindi ka kakain dito. Amen? Huwag mo akong tanggihan. Nung nakita nila, diba? Mahirap tanggihan tumabahan ito. Namak mapilit. Sige na nga, jihasin ka. Kumain na nga tayo rito. Ba, hindi pa nagkasya, di ba? Hindi pa nagkasya. Pati asawa niya, di ba? Amen? Nirecruit niya. Kinumbinsin niya. Magtitibag tayo rito. But, magtitibag tayo. Amen? At yung mga paso nila, gilipat yan. Amen? Bubutasin na yung itong pader nila. Bakit anong gagawin? Gagawa tayo ng silip. Para ka dito. Doon sa marga. Amen? But of course, hindi siya bose sa kanyang mister. Anong ginagawa sila? I pray thee. Is it a word? I pray thee. Nakikiusap ako sa iyo. Ha? Parang nagkita niya. Babalikan niya nga po ang gratate. Verse number 10, let us make a little chamber. Pakalaka, sunod. I pray thee, nakikiusap ako sa iyo. Saan nilalagay yung silid? Ha? Saan nilalagay yung silid? On the wall. Alright, on the wall. Ha? And let us set for him there a bed, table, stool, candlestick, para kung siya narito sa ating bayan, meron siyang bahay na kanyang matutulo yan. She was sincere. Alright? Can you imagine? Hindi naman talaga titira, di ba? Pagkala naka-schedule siya doon sa lugar na yun, meron. But, pwede naman nilang gawin, ibilin lang ng banig. O kaya na, ano yung kutsyon tawa? Ano yung kutsyon? Ano yung kutsyon? May matres. Ano naman matres? Matres. Okay, pwede naman kutsyon. O kaya folding bed, pwede na, di ba? Amen? At ginalaw ko sa ilalim ka lang ng mesa. Hindi ka naman lagi dito eh, di ba? Bakit gagastos pa? Alright?
you imagine with, no, makikita itong bagay pa, ha? Okay, anong tawag doon? No? Okay, she was willing to make some drastic changes in her house to just to accommodate the man of God. Amen? Isipin mo yan. Ililipat natin itong apartor na ito. Okay, magbubunas tayo dyan. At yung mga paso na ito, aalisin dyan. Imagine. Okay? Magkakaroon ng pagbago doon sa loob ng bahay para lamang merong matutulugan yung marabdan. Now, hindi lang basta gumawa ng kwarto, kundi ano pang sumunod? Bibili tayo ng kama. Nakita mo ba yan? Bibili natin siya ng kama. Ano yung pangalawa? Ha? Ibibili natin siya ng kama. Pangalawa is what? Upuan. Ano pa? Ibibili natin siya ng what? Mesa. Nakatingin po? At ano pa? Ibibili natin siya ng what? Candlestick. Or what? Lampshade sa Home Depot. Isipin mo ba? Isipin mo yan? Now, para kanino ba? Para kanino? Sa man of God. Is it? Ewan ko lang. Kung ito'y sa bahay mo mangyayari. Ewan ko lang kung sa'yo ito gagawin. Papayag ka ba na magkakaroon ng changes by then sa bahay mo? Nag-uusod ito, uusod yun. Di ba? Ilalabas ito. Hene? O, magpupukpok tayo dyan? Bakit? Para saan? Para pag si pastor dumaan dito, may matutulugan. Amen? Pero ito nasa puso ng babae. Kung bakit tinawag siya ng Diyos na what? A great woman. Because she was what? She was what? Sincere. Yung kanyang malasakit, hindi pa kumuli. Yung kanyang pag-ibig sa man of God, totoo. Amen? Yung kanyang paglilingkod, genuine, galing talaga sa puso. Alright? Meron siyang passion. Meron siyang heart for God. Pwede sa verse number 10, twice na ginagisad ang let us. Amen? Let us. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall. And let us set for him there a bed, and a table, and stool, and a candlestick, and it shall be, when he cometh to us, that he shall turn in hither. Yes, she was sincere. Alright? O Christian, meron ka ba ganyang damdamin para sa gawain ng Panginoon? Na kahit ano ba, ini-encourage mong gawin natin yan. Nakikinig ka? Gawin natin yan. Ha? Para sa Panginoon. Alright? Now, that is verse number 12. Okay, what's it? Number 11. Kaya na. And fell on a day that he came hither. Ha? Eh, noong mga sumunod ng araw, dumating itong si Elisha. And then, he turned into the chamber and what? Oh, ganda, di ba? Amen? Ang ganda lang nangyari, di ba ba? Na talagang yung kanilang paghihirap, pinansin nung malagkan. Talagang nanuluyan sa kanyang bahay at yung kamang kanilang ibinili, talagang hinigaan talaga nung man of God. Amen? And that is verse number 12 to number 13. Pansinin niyo po. And Elisha said to Gehazi, yung kanyang servant, ha? Tawagin mo itong babae ito, the Shunammite. And when he had called her, she stood before him, and he said unto him, sabihin mo ngayon, narito, ha? Thou hast been
thankful for us. Napakabuti mo sa amin. Inaasikaso mo kami. Pinagmalasakitan mo kami. Now, ano kaya ang magagawa mo para sa iyo? Gusto mo bang ipakiusap ko sa hari? Na yung asawa, magbigay ng trabaho, yun ang ibig sabihin nun eh. Nakita niyo po? Yung God's prophet during that time, very powerful sila. Don't, huwag natin niya kalimutan, ang bawat king ng Israel ay ina-anoint ng prophet. Don't forget that. Amen? Okay? At kung may problema ang king, tinatawag ang prophet to pray. Alam dikit meron silang digmaan. Kaya sabi nung prophet nung si Elisha, sabihin mo sa akin, ano ang magagawa ko sapagkat naging napakabuti mo sa amin, inaasikaso mo kami, pinakakain mo kami, at binigyan mo ko na ganitong magdirhan. Now, what is to be done for thee? Wouldest thou be spoken for to the king or to the captain of the host? And she answered what? Anong sagot ng babae? Nung tinanong ni propeta, ano magagawa kong tulong sa iyo? Sapagkat mabuti ka sa iyo. Anong sagot ng babae? I dwell among my own people. Ano yung sabihin? Wala po. Masaya na ako sa ginagawa ko. Dito na lang ako. Are you with me? Wala siyang request. Wala siyang request. Listen, hindi siya humihingi ng anumang kapalit. Okay? Hindi siya nagpapabayad. Maliwanag ba? Hindi siya nagpapabayad. Listen, she had no desire to be paid or rewarded sa kanyang servisyo. Ha? Alright? Okay? She did what she did because it brought her joy and satisfaction. Masaya siya sa kanyang ginagawa. Okay, bakit? Sabagat ito po'y ginagawa niya para sa, para kanino? Para sa Panginoon. Okay? Now that, ito yung larawan ng, kung tinatawag natin, selfless servant. Kaya ng lesson nyo sa Sunday school ngayon. Amen? Selfless servant. Hindi niya alintana ang kanyang sarili. Ang mahalaga sa kanya, makapaglingkod ako sa aking Panginoon. Amen? Ginagawa ko lang ito para sa Diyos na sa akin ay umibig at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Alright? Kaya pansinin niyo po, no, sa verse number 13, yung ginawa ng babae, nakahiga niya yung propeta sa verse 13, iniisipan niya. Tignan mo sa verse 13, nakahiga niya yung propeta, matutulog na lamang, iniisipan niya yung babae. Sa pagtakin niya po talaga, nakahiga niya talaga yung babae, yung paglingkod. Ano yung pangalawa? Spirituality. Pangalawa, na nakita niya, sincerity. Di ba alamin? Ha? Kaya nakahita niya yung propeta, iniisipan niya, itong babae ito talaga mapaglingkod. Itong babae ito, spiritual. Amen? Kinikilala niya ako as a man of God. Pangatlo, itong babae ito, nakita ko yung kanyang sincerity. Totoo siya. Totoo siya. Tingin po sa verse 13. Verse 13. And he said unto him, say now unto her, behold, thou hast been careful for us. With all this care, what is to be done for thee? Ito po yung nasabi ng propeta habang siya yung nakahiga doon sa kamang inihanda ng babae. Alright? Ang sabi ng babae, wala po akong gusto. Masaya po sa ginawa ko. Amen? Yes, that was all she wanted. Alright? Sabi mo yun, ha? Nung una, nakakita ng babae, kailangan ng prophet na makakain. Pangatlo, nakakita ng babae, kailangan ng propeta ng kanyang tutuluyan pag nasa narito. Let me remind you, binigay ko sa inyo, as a Christian, a Christian,
ought to feel that when a need arises, it is our duty to fill that need. Yeah, right? Ang isang Kristiyano ay kinakalaman, meron siyang kalooban na kapag meron pangailangan ay duty natin na puna anuman ang pangailangan ito. Kaya nga tayo narito eh, di po ba? Amen? To fill that need. Huh? Now, what made her great? Bakit siya naging dakila? At tinawag ng Diyos na dakila? Huh? Ano number one? She was what? She was serving. Ano yung pangalawa? She was what? Spiritual. Pangatlo, she was what? Sincere. Pero siyang heart for God. Huh? Alright. Kaya nga, yung ating paglilingkod, kung talagang galing sa puso, huwag mong kakalimutan, hindi ito walang kabuluhan sa Panginoon. Amen? Hindi ito walang kabuluhan. Ha? At huwag natin kakalimutan, ang tunay na pagsamba ay typing po mga palito, hindi para ma-entertain, hindi po ba? Amen? Kundi, for what? Exhortation, makatanggap ng pangaral. Nakikinig ka sa akin? Makatanggap ng pangaral, exhortation. Anong klaseng pangaral? Na tayo ay kinakailangan tumibay, lumago sa Panginoon? Anong pangalawa? Na tayo ay kailangan matutong maglingkod sa Diyos na nagbahandog ng buhay para sa atin. Amen? Pangapat na bagay. Now, ano sabi ng propeta sa verse 13? Anong magagawa ko para sa iyo? Ang sagot ng babae, wala po, masaya na ako sa ginawa ko. Now, sabi ni Gehazi, mahal na propeta, wala siyang anak. Nakatingin po. Sabi ng servant, mahal na prophet, wala siyang anak. Yung mister niya, matanda na. Okay, now Gehazi, tawagin mo siya muli. Tawagin mo siya muli. At dumating ba, sabi ni Gina, sabi ni Prophet, Ma'am, after 9 months, magkakaanak ka. Nakatayo po dyan? Nakatayo? Sabi ng babae, man of God, huwag mo akong biruin. No! After 9 months, look at this verse number 17, verse 16 na, 16 to 17, ready? And he said, sabi ni Elijah, about this season, according to the what? Anong time of life? Ha? 9 months, kabuntisan. Okay? According to the time of life, thou shalt embrace what? A son. And she said, nay, my Lord, thou man of God, do not lie thine handmaid. And the woman conceived. Is it the word? 17. And the woman conceived and bare a son that at the season that Elisha has said unto her according to the time of life. Ginantimpalaan din siya ng Panginoon. Maliwanag na makikita niya. God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Ginantimpalaan siya. Bagamat matanda na sila at yung kanyang asawa, nagkaanak pa rin sila, nag-isang anak na lalaki. Bakit ulit? Sapagat siya ay naglingkod. Pangalawa, siya ay what? Spiritual. Pangatlo, ano siya? Sincere. May puso talaga sa Lord. Ginantimpalaan sila ng isang anak na lalaki. Balik pa tayo sa verse number 18, talagang meron din trials sa buhay ng tao. Ha? Verse 18, lumaki yung bata. Lumaki yung bata. And when the child was grown, it fell on a day that he went out to his father to the lepers. Bata pa siya. Sumasama siya sa kanyang tatay sa bukid. And verse number 19, makikita niyo po, na heat stroke yung bata siya. And he said unto his father, my head, and he said to a lad, dalhin niyo siya sa kanyang ina. Sumakit yung kanyang ulo. Verse number 20, yung bata namatay sa kandungan ng kanyang nanay. Ha?
namatay sa kandungan ng kanyang nanay. But that is verse number 20. And when he had taken him and brought him to his mother, he sat on his knees till noon and her and then died. Verse 21 tayo lang. And she went up and laid him, pakilakas, on the bed of the man of God and shut the door upon him and went out. Pansin niyo kapatid, wala siyang hysterical. Ha? Hindi, wala siyang sinising anuman. Walang panunumpa sa kanyang bibig. Ha? Oh, binigyan niya ako ng anak. Amen? Oh, so dahil sa akin naglipot sa man of God. Tapos ganito rin, kukulin din pala yung aking anak. Walang ganon. Walang panlisik, walang panunumpa. Kundi bakos, kanya, yung kanyang anak, kanya lang pinalo, iniyak-iyak, at inihiga doon sa kama ng man of God. Yes, she was great. Because of what? Because number four, she was self-controlled. She was self-controlled. Huh? Okay? Her faith in God. Her faith in God kept her calm during the time of suffering. Okay? Abanong ko din, di ba? Ay, imagine nyo, ha? Tuwan-tuwa sa bata, nung lumaki naman, namatay agad yung bata. Ha? Yes, her faith in God kept her calm. Ha? At sa verse 21, anong ginawa niya? She went up. Umakit siya dun sa taas. At inihiga sa kama ng man of God. No, yung bed, yung kanyang anak. Isinuray yung pinto. Okay? And then what? Huh? And went out. Alright? Yes, she went out. She went out. Okay? Meaning, it speaks about what? Our problem should make us look up to God. Alright? Ito po yung larawan na, okay, anong pinakikita nung inihiga niya sa kama ng man of God yung tao, ng balong kanya? Ito po yung larawan. It is a picture of laying our problems at the feet of God. Okay? And let it with God. Ano mang problema, ano mang pagdurusa, ano mang kalungkutan, okay, ang dumating sa ating buhay, ito po'y atin lamang ipaubayan lahat sa ating Diyos. Iwan mo ito sa Kanya, siya yung bahalang umayos nito. Alright? Yes, she was self-controlled. Magandang mo, she was self-controlled. Ha? Walang anumang panunumbat. Okay, walang anumang hysterical na makikita ka po sa kanya. Walang takot. Nakita mo? Wala. Alright? Bakit siya self-controlled? Anong dahilan? Anong dahilan? No? Anong meron siya? Takalakas? Anong meron siya? Faith? Lakas? Faith? Faith in God. Amen? Siya nagbigay? Siya kumuha. Amen? Siya nagbigay, siya kumuha. Yes, meron siyang faith in God. Alright? Ano, sa panahon ito, kapatid, no? Talaga yung ating faith in God ang siyang bibigay sa atin ng talaga kahinahunan, kapayapaan sa mga nagaganap sa ating paligid. Amen? Kung wala tayo ito, wala kang pinagkaibahan sa mga tao sa labas. Alam mo to say this, may mga tao sila kalaman luko-luko na. Amen? Kakaiba nangyayari sa amin. Parang ganun eh. Thank God. Meron tayong faith in God. Ha? Sabi nung isang kaibigan kong pastor, nakita ko lang sa kanya. Nakalagay, the media is the virus. The media is what? The virus. People's behavior is the pandemic. Media is the virus. People's behavior is what? The pandemic. Okay? And common sense is the cure.
nasa batas, nakipace mas ako. Pero common sense din, gamitin mo. Pag nasa gitna ka ng bukid, ba't ka magpe-face mask? Tanga ka ba? Diba? Ano niya eh. Nasa bahurang na ikaw, wala namang tao sa paligid mo. Yung tao ay 20 feet ang layo, ba't ka naka-face mask? Common sense, diba? Nasa kotse ka, talagang mahigpit ang pagkakasarado. Hindi mo dinig yung, para ba yung kotse ni Miley? Talaga pa nakasakit ka, hindi mo dinig yung nangyari sa labas. Diba? Amen? Tawag ng brad, pressurized ba yun? Pressurized. Naka-kotsi ka, naka-aircon kang kalakas, naka-face mask ka, baka hindi mo alam, yun pala, wala ka na. Diba? Katawa naman yun eh. O, tingin yung nag-jogging, naka-face mask, N95 pa, bago na sila, nag-jogging ka sa kaliraya, naka-face mask kang N95, huwag kang manisay kung nagising ka, nasa hospital ka na. Tatama din ang tatang nga rin. Common sense. Sino niya kaya? Pag nagyagyan ka, habol mo hininga mo, ay naka-face mask ka. Baga nang gaya na. Totoo, hindi mo ba? Common sense is what? The cure. Amen? Sabi nga sa member natin, naka-face mask ka na, naka-face shield ka pa. Bakit pag sumasalita ka pa, nagtatalsigan ang laway mo? At yung kausap mo? Talaga, hindi ka makakapasok sa mga mall pagka hindi ka naka-face shield, di mo ba? But of course, as a Christian, we know better. Amen? Bakit hindi naman tayo lumalaban sa batas, di mo ba? Nasa batas yun. Ganun lang talaga. Okay? Pero huwag mong masyadong kakadibdibin. Amen? Pagka nagluluto ka ng, nagbibilis ka ng bangus, ano ito? Kasi nung sa si Jibri pa kanil na, may kahabot na ako. Patient ka. Amen? Tsaka mag-face mask ka. Pero luluto ka ng bangus, iba nag-ipetos ka. Self-control. And again, yes, she was self-control. Okay, her faith in God kept her calm. Alright? Tinignan niyo po. Okay. In verse 25, nag-travel siya para puntahan yung man of God. Para puntahan yung man of God. Ano? At para humingi ng tulong. Ha? Para siya po'y lumapit. Ano? And now notice, verse number 26, run now, I pray thee. Sabi dito sa kanyang driver, ng kanyang kabayo, to meet her and say to her, okay, induso ni Elijah si Jehoshaphat, sapagat natanaw ni Prophet Elijah yung babae, napaparating yung babae. Okay? Sabi ni Elisha, run now, I pray thee, to meet her and say unto her, is it well with thee? Is it well with thy husband? Huh? Is it well with the child? Sabi nun, kamusta ang asawa mong lalaki? Kamusta ang anak mong lalaki? Kamusta ang anak mo? Anong sagot ng babae? And she answered, what? Lakas. Alright. Is it what? Is it well? Tanong ka, is it well? Ha? Mabuti ba? No, namatay ang anak niya. Pero ang sagot niya, is it well? Mabuti. You see? Bakit pinasabing, is it well? Anong dahilan? Bakit pinasabing, is it well? Samantalang yung kanyang anak ay namatay. Bakit sabi, is it well? Is it well? Bakit? Number four, she was what? She was what? Self-control. Pero siya, faith in God. Ano man ang maganap, kaya mong sabihin, is it well with my soul? Amen? Kamusta ka? Mabuti. Amen? Tayo bilang Kristiyano, talagang mabuti. Bakit? Sabagat mabuti yung ating Panginoon. Alam niya ang nangyayari sa atin. Alam niya yung ating nararamdaman. Alright?
yes, is it to him? Alright? Now, maging sa verse 26, sabi niya, is it, it is well. It is well. It is well. Sabi ni Elisha, okay, Elijah, untahan mo yung bata, dali mo yung aking tungkod, at itutok mo sa kanyang mukha. Sino mang babati sa'yo, huwag mong pansinin. Diretso ka, puntahan mo yung bata. At itong aking tungkod, itutok mo sa kanyang mukha. Pumunta siya, Jesse. Okay? Sabi ng babae, okay, mahal ang propeta, hindi ako aalis dito. Ibig sabihin ng babae, mahal ang propeta, hindi ako aalis, hindi kita iwan. At hanggang hindi ka magpunta sa aming bahay, hindi ako aalis dito. Okay? Sabi ni Jesse, mahal ang propeta, patay na yung bata talaga. Nang tumating si Elisha, okay? At umakit siya dun sa bahay. In verse number 33, pagpasok ni Elisha, umakita yung bata, ready? He went in therefore and shut the door upon them and prayed unto the Lord. Alright? He prayed unto the Lord. Alright? Listen, Christian, pag magkatapos na ako, no, wala dito, nakita mo, yung babae, wala. Ha? Marahil, hindi pinapasok ni Elisha at sabi, diyan ka na lang sa baba. Diyan ka na lang, magandeng na lamang dyan. Makita mo yung babae, wala siyang sinabi ka naman. Okay, ulit ba? Walang panisi, walang panunumbat kang mapapakinggan sa babae. At walang ano mo siyang sinabi na, Elisha, ito gawin mo. Ito ho gawin mo, wala kang makikita. So number 5 and the last, okay? What made her great? Number 5, she was submissive. She was submissive. Alright? Makita mo yung kanyang meekness. Makita mo yung kanyang lowliness. Yung kanyang kaamuan at yung kanyang kababaang loob. Makikita mo sa kanya. Alright? Yes, she did not try to tell God how to fix her problem. And she did not try to tell Elisha what to do and how to do it. Walang makita sa kanya. Okay? Walang panunumbat, walang sigaw. Walang pang-aaway na makikita ko sa kanya. Alright? Okay? Bakos, binayaan niya si Elisha lamang ang pumasok doon sa sasalit. No? At siya po'y ganaog na lamang. Ha? Alright? At binayaan niya kung ano ang mabuting magagawa ng Diyos para po sa kanya. No, mahal. Okay. Pero tanong, ano kanyang ginagawa niya habang si Elias tanong sa taas? Hindi ko alam. Baka nagluluto siya ulit para sa propeta. But she was what? Nakalaka she was what? She was submissive. Okay? Meron siyang kaamuan. Alright. So, kaya ka siya. Dito makita mo sa kanya, no? Yung sitwasyon is beyond her control. Wala siyang magagawa. Yung kanyang sitwasyon, ay talagang tanging Diyos lang ang makatutulong sa kanya. Kaya wala siya na namang sinabi, she let God be God. She let God bigat, Lord, ikaw ang Diyos, bahala ka kung anong mabuti mong magagawa. She was submissive. Ito yung bata, nabuhay. Amen? Nabuhay yung bata. Ano dito makita mo lang kay Elijah? Yung bata, pinag-pray niya, dinagalan niya, at yung bata ay humatching. Humatching yung bata 7 times. Ang ginawa niya, at ulit siya, hindi siya tumigil hanggang yung bata hindi huminga at nagmulat ng kanyang mata. Nabuhay yung bata, sabi, okay? Eh, Jasin, tawag mo yung babae. Okay? O babae, eto na ang iyong anak, buhay na siya. Yes, she was submissive. Alright? Okay. Dito makikita ko natin ho, na yung tinatawag na characteristic, yung ugali, asal ng babae, no, makikita ko yun ay talagang
naging kapansin-pansin sa Panginoon. Bakit ito? Pinahalagahan yung kanyang ugali. Tinignan niya po ito. Na patuloy, basin niyo po, yung babae, ni hindi nabanggit ang kanyang pangalan. Nabasin niyo po, hindi nabanggit ang pangalan ng babae, kundi ang naging central ng lahat is what? Yung kanyang asal. Amen? Na talagang nakuha yung atensyon ng Diyos. At Diyos mismo nagsabi, siya'y dakilang babae. Amen? Now, mahirap ba yung kanyang ginawa? Mahirap ba yung ginawa ng babae? Hindi ba natin magagawa? Siya lang ba may kakayahan na gawin niyo? Amen kasi? Hindi mo ba kayang maglingkod ng tapat sa Diyos? Kaya mo hindi? Kaya mo. Yung ginawa mo pa eh. Amen? Pinaglingkuran niya, naglingkod siya sa gawain ng Panginoon. Amen? Ano'y pangalawa? Na meron siya? Ano siya? Spiritual. May pagkilala siya sa gawain at manggagawa ng Diyos. Amen? Amen? Pinaglingkod siya. Ano yung pangatlo na nakita niyo sa kanya? Sincerity. Amen? Yung kanyang ginagawa ay talaga nasa puso niya, gusto niya. Amen? Hindi siya naghahanap ng anumang kapalit. Hindi siya naglilingkod para makatanggap ng gantimpala. Amen? Bahalaan niya, bigyan ako. Hindi. Pero yung ginagawa ko, gusto ko ito, masaya ako dito. Amen? Masaya ka ba sa Panginoon? Nag-i-enjoy ka ba sa Kanya? O nagtitiis ka? Huwag magyari. Okay? The joy of the Lord is your strength. Listen, lagi mong babantayan yan. Lagi mong babantayan. Ako ba masaya pa sa Panginoon? Pag hindi ka na masaya sa Diyos, nakakatakot yun. Hindi ka magtatagal, isa banda ulit, mawawala ka. Because the joy of the Lord is your strength. Amen? Be sincere. Be genuine sa lahat mong ginagawa. Maging pakitungo mo sa mga miyembro, kapatid mo, maging sincere ka. Huwag pa kunwari. Amen? Amen? Amen, Bisa? Kaya sabi mo nga, palit-palit, pa-pray mo talaga. Pag sabi mo, na-miss kita, na-miss mo talaga. Amen? Be sincere. Yung ginagawa mo talaga, isa puso mo yan. Huwag kang napipilitan lamang. Amen? Yung babae, walang namilit sa kanya, di ba? Amen? Walang namilit. Galing talaga sa kanya. Ni hindi siya pinuwersa. Amen? Ni hindi nagparamdam sa ila siya. Tungkol din talaga, siya parang ito, halika! Halika kayo dito! Ipagluluto ko! Kakain kayo! Okay? Ano yung pang-apat na meron siya? Self-control. Amen? Self-control. Okay? Hindi umiro yung kanyang emotion. Her faith in God kept her calm. Sa gitna ng pagdurusan niya, natigit sila, mapagpasakop siya sa Diyos. Amen? At yung kanyang magpasakop, nakikita mo yung kanyang kaamuan at kababaan loob. Alright? Now, Christian, are you great in the sight of God? Sa mundong ito, hindi ng sukatan. Tama no? Amen? Sa mundong ito, hindi ng sukatan. But don't forget, hindi importante sa atin, ha? Ano man ang definition ng mundo, ang importante natin, ano ang definition ng Diyos? Amen? Amen? Ano ang ibig sabihin ng dakila sa harap ng Panginoon? Ito pala yun. Kaya narito ngayon.